For today's video po, gagawa po tayo ng 6 flavors na tray. For this tray po, gagamitan po natin siya ng styrofoam. So yung styrofoam na yan, lalagyan ko muna ng double face tape para mailagay ko yung pang cover niya. Not necessary na punuin mo yan ng double face tape. Yung ginagawa ko dito is para lang masupport yung ilalagay ko na cover. So gagamitin po natin ngayon na cover ay color gold para po pang camouflage ng chocolate namin. Para yung mga spaces na paglagay mo ng chocolate is hindi makikita. So yung color ng tray na gagawin ko dyan is black. So dark gold yung nilagay ko. To support the chocolate, kailangan natin lagyan ng double face tape ulit para pag dikit natin sa chocolate is di gagalaw yung mga chocolate. So sa amin dito is pinupuno namin ng double face tape yung fillet na ilalagay. At sunod naman na ginawa ko ay nilagyan ko ng glue yung fillet na ilalagay ko para kumapit siya sa tray natin. So pwede din gamitin dyan is double face tape sa ilalim. Pero yung ginawa ko, madalian yung ginawa ko para dumikit siya agad. Tapos ayun, tinamad ako. At ready na nga ang ating tray para lagyan ng chocolate. First chocolate na nilagay ko is peanut butter flavor. So iniikot ko lang siya. Mas madaling gawin pag circle yung tray compared sa square na tray or any irregular shape na tray, mas madali sa akin yung circle. Kasi iikot-ikot mo lang yan eh. Tapos yung spaces niya adjust mo lang. So check natin yung firmness ng pagkadikit natin sa chocolate sa tray. Sunod na nilagay ko na flavor is almond. So paglalagay ng mga chocolate, kailangan isipin mo din kung ilang kilo yung gagawin mo sa tray na yan. Ang chocolate almonds ay bagyang mabigat kaysa peanut butter. Kaya kailangan mo budgetin yung pag-ikot mo dyan. Di yung lagay ng lagay lang. Tapos pagtimbang mo, umabot ka ng 5 kilo, ay nako. Sunod naman na nilagay ko ay ang chocolate saffron. So yan. Bagyang paslant lang yung paglagay ko ng saffron dyan. Para mag-create ng ang disenyo sa mata. At saka matakpan ko rin yung spaces sa gilid ng almond. Nag-attempt ako ditong ilagay yung Oreo pero parang hindi siya maganda kaya kinuha ko ulit. Pinalitan ko siya ng raspberry at saka nuts. Yan. At saka ako naglagay ng Oreo chocolate pagkatapos ng raspberry. Ang panggit ng chocolate ko ay coconut chocolate na 4 na piraso lang yan. Adjust lang para medyo
maganda naman sa mata para sa customer. Para makover ko yung gap sa gilid, lagyan ko siya ng crispy Nutella. At ready for display na itong 2 kilos na chocolate natin. Music.